Hi guys, welcome to my vlog. This is Oyong aka Bagyong Uyog. So finally, nakaakyat na ako sa second floor ko. Pero buhis-buhay yung ginawa ko kasi ang hirap umakyat ng taas. Oo. So, ayan, makita naman natin. So ang hirap umakyat ng taas. So, titingnan na natin yung second floor ko. At finally, nakita ko na rin siya. Kahit hindi pa siya tapos, pero nakita ko na siya. Oo. At syempre, dito na ako ngayon. So, umpisahan po natin dito sa gilid. So, dito sa likod. Ito yung likod namin. O, diba? May ano na yung likod. May nilagay na na wall wood. Oh, ayan. Ay, double wall pala. Yung tinatawag na double wall. Kasi, yung likod nito is ito. Hardiflex po yung likod nito. Dito. Na uunahin natin. At syempre, yung likod nito, color off yung ginamit. Hindi po ginamit yung hardiflex dito sa likod. Color off kasi, suggest na gumagawa ay kailangan daw yung color roof para hindi malanta yung color roof natin. Kasi doon sa likod, may bahay kasi doon sa likod, yung tubig, pag umuulan, dumiretso dito sa likod. At syempre, yan naman ang nilagyan mo namin ng ano. Diyan naman, yan yung nilagyan mo namin ng truffle. Kasi hindi ko pa tinapos. Ayan, kita nyo naman yung truffle, di ba? Pala, kita niyo naman yung truffle. Oo. Diba? At yung bubong, ay yung bubong ko ay isa pong sin lang po yung bubong ko. Yung bubong ko ay sin. O, diba yung bubong ko? At syempre, bubong ko ay sin. Oo. Sin yung bubong ko. Diba? Ano naman siya? Oo, bubong siya. At syempre agad, dito naman sa gilid, diba ang bahay, ang harap doon, ang harap. Dito sa gilid ng bahay, dito yung sa gilid ng bahay ng kapatid ko. Hardiflex muna yung ginamit. At hardiflex muna yung inuna. At syempre yung dingding, hindi kahoy yung ginamit, kung hindi aluminum. Ay, hindi pala siya aluminum. Stainless pala siya. Stainless yung ginamit ko dito. Pang ano ng lagay ng hardiflex po natin para matibay. Suggest kasi ng ano ng gumagawa is maganda daw yung stainless. Kasi yung stainless sobrang makapal daw, makapal at saka matibay yung stainless pag itong gagawin mo hardiflex at saka stainless. Sila daw dalawa talaga ang combination. At ito naman ang plywood ko dito din, mga hardiflex ko. Meron pa din at syempre may mga kahoy pa ako doon na natitira kahit konti lang, pero meron pa din natitira. Oo. 'Di ba? So stainless yung ginamit natin, ha? Stainless. Pero at ito na stainless na ito, hindi pa yung tapos. Kasi, may ilalagay pa yan ng double wall. Idodouble wall pa kasi ito. Idodouble wall dito is ito namang plywood. Ito yung plywood dito sa harap. Takpan ito ng plywood para hindi makita yung, yung stainless natin at saka yung hardiflex dito sa loob ng bahay. Ito. Ito na. At dito naman sa harap ng bahay, ito yung harap ng bahay, hindi ko muna nilagyan ng baba tayo. So dito yung harap ng bahay ko, at syempre dito nilalagay ko yung ano, yung terrace ko, dyan, yung may mga sin, ayan po yung nilapagan ng pang ano natin, pang terrace. Yan po yung terrace natin, ang lawak. At dito naman sa gilid, ayan po yung terrace natin. Hanggang doon po yung terrace po natin. Yung may kahoy sa dulo, ayan po yun. Hanggang dyan po ang gagawin natin terrace. Diba? So hindi ko muna inuuna po dito ang harap kasi
may plano ako sa harap. Oo. Mag-sliding window po ako kasi dito sa harap at sliding door din naman dito sa harap. Kasi dito naman hanggang, dito hanggang. Hahatiin po yan. Hatiin doon sa gilid. At itong harap naman is gagawin ko pong sliding door. Sliding door naman dito. Sa gilid. Dalawang ano po talaga, dalawang bintana ang gagawin ko. At isa sa harap ay yung gagawin ko is sliding door na glass. At dito naman sa gilid kasi may alam kasi ako, may kaibigan kasi ako na mura lang ang hingi nila doon sa glass na gagawin nilang sliding at saka sliding window. So, yun na lang yung anuin natin para makasave po tayo. Hindi ko muna sinilagyan dito ng, yung nagtatanong sa akin kung bakit hindi ko nilagyan ng bintana dito sa mga gilid-gilid or doon sa gilid. Oo. Doon sa likod. Hindi. Kasi, nag-suggest kasi ako dito, maglagay ako ng bintana dito sa gitna. Pero hindi ako pinayagan ng kapatid ko kasi sabi ng kapatid ko kasi diyan sa gilid, kapatid ko na yan. Kasi yung kapatid ko may plano daw siyang magse-second floor. Kaya hindi ko nilagyan na lang ng bintana para yung bintana ko din daw naman may useless din, hindi rin magagamit kasi masalibdan ng ano ng second floor niya sa gilid ng bahay ko. So, hindi ko lang inaano. At dito naman sa gilid tayo. Ito ay hindi muna natapos. Oo. Hindi muna natapos kasi yung time na pina-stop ko muna kasi wala na akong pagsahod. Kaya yun. Pina-stop ko muna kasi wala na akong pagsahod. So, baka utang-utang na naman ako kung ipatuloy ko yung araw na yon. So ngayon si Papa umuwi na po si Papa. So si Papa lang po yung mag-aano nito. Magko-continue. Oh, dito naman sa gilid namin ng bahay. Oo, ayan. Oh, di ba? Hindi pa talaga siya tapos. Tapos pagpunta ni Papa, ay nagulat talaga si Papa kasi nagulat si Papa kasi akala niya bakit ito mga ginagamit ang lalaki. Tapos ang sobrang lawak ng bahay ha. Sobrang lawak talaga ng ano, tingnan po natin oh. Ayun yung hagdanan natin. Ayan oh, di ba ang hagdanan natin? Sobrang laki. At silipin po natin ang halawak ng bahay, ang second floor. Di ba kahit wala pang mga rooms, ang lawak talaga. Kaya ano, malaki-laki talaga yung gagastusin dito. Kasi sobrang lawak. Di ba ang lawak? Ano, ang harap pa lang na, di ba ang harap pa lang o di ba ang lawak ng harap? Kahit wala pang ano. Oo. Lawak. Di ba? Ang lawak. At syempre, ang pala ko kasi, dito yung room, isang room dito, tatlong room talaga ang gagawin ko dito, tatlong room. Yung may mga linya dito sa gilid, ayan. Yan kalawak yung room ko. Tatlong room, tatlo. At dito naman yung lagyan ko talaga dito, lalagyan ko yan dito ng ano, ng cabinet, dyan. At dito naman ilagyan ko sa taas, lagyan ko siya dito ng ano ng tawag niyan, electric fan, yung ceiling fan pa ikot-ikot lang. At maraming plano talaga. Unahin ko muna yung room ko kasi dito tayo. Kasi yung room ko talaga dito ako matutulog sa gilid. Pag naayos na to, dito ako sa gilid natutulog. Dito yung room ko. Ayoko sa baba. Kasi ang sa baba sila mama nila at saka yung kapatid ko. O, di ba? Maganda na. Oo. So baka mga next day, next week, maano po natin na maumpisa na po yung room. Or dito ang pala ko kasi dito muna unahin ko bago ang room. Kasi ang room madali lang naman kasi yung room. Unahin ko muna dito lagyan ng hard reflex at saka lagyan ko na bintana sa gilid doon. Pero malaking bintana ang gagawin ko ha, kasi sliding yun kasi yung bintana gagawin. At dito naman sa gilid, lalagyan ko. Bago yung room.
Oo, para hindi naman mabulok yung ano natin. Yung terrace po natin. Kasi yung kahoy ng terrace, uulan, so baka mabulok yan. Madali lang yan mabulok. Kaya ayan, subaba muna tayo. So nakita muna natin. At andyan na po tayo, di ba? So finally, kunting kimbot na lang, ma-achieve din natin yung ano, yung goal natin. At ang unang-unang papasalamatan ko dito sa bahay na ito, o dito sa second floor ko, si Ma'am Ali Tap Tap. Ma'am Ali Tap Tap, thank you so much. Kahit hindi po tayo masyadong nag-uusap. At basta, thank you so much kay Ma'am Ali Tap Tap. Si Ma'am, utang na loob ko kay Ma'am Ali Tap Tap yung second floor ko, kasi siya po yung nag-push sa akin at andyan po siya palagi sa mga problema ko. Siya po andito po palagi, siya nagtatanong sa akin kung anong kulang, anong ganyan, anong ganap sa bahay mo. Please paki-update ng bahay mo para matapos na natin yung bahay mo. Ma'am Ali Tap Tap, thank you so much. At taos po ako napapasalamat sa iyo kasi ikaw po yung nag-guide dito sa second floor po natin. At kahit nahiya na talaga ako sa iyo, pero hayaan mo na. Nahiya talaga ako sa iyo, Ma'am Ali Tap Tap po. Thank you so much po sa iyo. At ingat ka po dyan, and God bless to your family. Your family mo sa Bacolod, family mo sa Singapore. Ano. Thank you so much sa iyo, Ma'am Ali Tap Tap. God bless po sa iyo. And I love you so much po. Aligas na lang po ako sa asawa mo. Thank you so much, Ma'am Ali Tap. God bless po. See you in my next vlog and update sa my bahay. Bye!